Kumusta mga boss? Panibagong araw, panibagong video na naman yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment. Siyempre, mag-subscribe ka na rin and click the notification bell para updated ka lagi sa lahat ng mga video na i-upload natin. Siyempre, huwag niyo na rin kakalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Boss LJ. Kaya mag-upload na rin tayo ng mga pampagod vibes at nakakatawang video. Your boss, the humble boss, Boss LJ. Please subscribe. 10 tips para mapansin ni crush. Tip number 1. Una, mag-hi ka. Alam mo kung bakit? Nagsisimula lagi ang pagkakaibigan o yung pag-iibigan sa salitang hi. Tandaan mo, boss, walang mawawala kung hindi mo susubukan. Malay mo, doon ka na mapansin ng crush mo. Tip number 2. Kung friends kayo sa Facebook, i-chat mo. Okay lang yan na masinsong ka. Ang mahalaga ay ginawa mo yung part mo at sinabi mo kung ano yung nararamdaman mo. Alam mo, boss, tandaan mo to. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo hihilingin na suklan niya ng pagmamahal din. Ang mahalaga, ipinaramdam mo na mahal mo siya, na may gusto ka sa kanya, na crush mo siya. Tip number 3. Ulitin ko, kapag friend mo siya sa social media at na-chat mo na siya, nag-hi ka na, syempre, kinakailangan mag-react ka rin sa mga posts niya, sa mga smiley niya. Isa yun sa mga paraan para mapansin ka niya. Malay mo, mapansin ka na niya at mag-react din siya. At higit sa lahat, kapag nag-thank you siya sa'yo, ibig sabihin, doon na nagsisimula yung lahat. Tip number 4. Friends of friends. Ito na yung huwag mo nang pakakawalan yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon na makakasama mo yung crush mo, na maipapakita mo sa kanya yung feelings mo o kung sino ka ba talaga. Kasi kapag close mo yung kaibigan niya at kaibigan mo rin yun, ayaw mo yun, makakasama mo siya araw-araw dahil kaibigan mo yung kaibigan niya. Tip number 5. Ito yung tinatawag na pull effect. Ito yung pinaka best way, boss. Gawin mo, paramdam mo sa kanya special siya. Iparamdam mo sa kanya na higit siya sa lahat, kakaiba siya. Ito yung tipong iparamdam mo lagi kang nandyan para sa kanya. Pero isasabihin ko na sa iyo, boss, huwag na huwag mong aaminin na crush mo siya. Hayaan mo siya mismo yung makatuklas kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. Ang mga babae kasi, kapag na-curious yan, gustong alamin kung ano yung ibig sabihin ng pinapakita mo. Kaya hindi siya mawawala ng interest sa'yo dahil hindi mo pa sinasabi kung ano yung nararamdaman mo, na crush mo talaga siya. Kaya gawin mo lang, pa-fall ka lang hanggang sa siya ay ma-fall din sa'yo. Tip number 6. Magpasikat ka. Pero hindi ko sinasabi na pupunta ka sa showtime at sasali ka para magpasikat. Gusto kong sabihin sa'yo, limbawa, classmate mo siya o nakakasama mo sa trabaho, gumawa ka ng mga bagay na mapapansin ka niya. Halimbawa na lamang, sali ka sa mga con at sa paraan na iyon ay makikita niya kung ano yung mga kaya mong gawin at malay mo, hangaan ka rin niya. Pwede kaya yung mga bagay na hinahanap niya sa isang lalaki o sa isang babae ay makikita niya sa'yo dahil ipinapakita mo yon. Pero tandaan mo, boss, magpasikat na hindi mayabang. Kinakailangan magpasikat ka na stay humble lang, low-key lang. Tip number 7. Ito yung tinatawag na magpakabait ka. Ipakita mo yung mala gentleman mong moves. Pakita mo, magpakabait ka sa crush mo, bigyan mo siya ng kahit ano, pagkain, pwede kayo ipakita mo kung ano ka talaga. Huwag kang maging mayabang gaya nga nang nasabi ko kanina. Dapat
Humble ka lang. Pakita mo sa kanya na mabait ka. Para, alay mo, hinahanap niya sa isang tao ay pagiging mabait. O di ba? Di mapapansin ka niya. Tip number 8. Ito yung tinatawag na asaran. Ito yung pinaka-best way. Kung hindi mo kayang gawin yung ibang mga tip ko, ay kinakailangan gumawa ka ng paraan para mapansin ka niya. Ito yung tinatawag na pang-aasar. Asar-asarin mo lang siya. O di kaya biru-biruin mo na alam mong hindi siya masasaktan. Yung alam mong hindi siya madidisappoint. Tandaan mo, boss, kapag napapatawa mo o napapasaya mo ang isang tao, ay hahanap-hanapin ka niyan. Dahil kapag masaya siya sa'yo, syempre gusto niya kanyang kasama lagi. Tandaan mo, boss, naghahanap ang isang tao na magpapaligaya sa kanya sa araw-araw, hindi yung tao na magpapalungkot sa kanya. Malay mo, kaya kailangan mag-joke ka rin. At syempre, asarin mo siya na alam mong mapapasaya mo siya. Tip number 9. Ito na yung kinakailangan mong gawin. Ito yung face-to-face na tinatawag. Kinakailangan mo nang aminin yung nararamdaman mo sa kanya na crush mo siya. Syempre, nagawa mo na yung 8 tip ko sa'yo. Kinakailangan, gawin mo na itong ikasyam. Dahil malay mo, maunahan ka pa ng iba. Aminin mo sa kanya ang nararamdaman mo o yung feelings mo. Kung crush ka rin niya, edi maganda. At least, masabi mo kung ano yung nararamdaman mo. E paano naman kapag hindi ka niya crush? Okay lang yan. Tandaan mo, boss. Kapag nagmamahal ka, hindi ka naghahanap ng kapalit para mahalin ka rin niya. Sa pag-ibig kasi, walang nagmamahal na hindi nasasaktan. At walang mawawala kung hindi mo susubukan. Malay mo, crush ka rin niya. At ang panghuling tip ko sa'yo, gumising ka na. Gumising ka na sa katotohanan, hindi ka crush ng taong crush mo. Kapag hindi naging effective yung siyam na tip ko, matulog ka na lang ulit. Malay mo, pagdating ng panahon, meron din palang taong humahanga sa'yo pero hindi mo pinapansin. Sakit, no? Yung meron kang crush tapos hindi ka crush. Kasi maligo ka rin minsan. Magpabango ka rin minsan. Magayos ka rin minsan. Tandaan mo, boss. Makakahanap ka lang ng matinong tao sa buhay mo kung hindi ka manlulukong tao. Uli, ito si Boss LJ. Ang nagsasabi, matuto kang sumuko kapag masasaktan ka na ng sobra. Minsan kasi, ginagago ka na, kinikilig ka pa.